Okay, for this example, we will be solving the design strength of the section. So, ang kukunin natin dito will be the VMN. Okay? So, what will be our first step? Okay, kukunin na natin is, let's say, gagawin natin general. So, yung stress diagram natin, instead of, di ba, ang total compressive force on concrete, okay, compressive force on concrete is 0.85 F prime C AB. Okay, ito sana kung rectangular. So, this time ito, AB, ito pa rin yung kung rectangular siya, ito yung area of compression concrete. Okay, so instead of AB, ang gagawin natin, ang CC natin, gagawin natin siyang 0.85 okay, F prime C area of concrete. This is only for analysis. And then for the total tensile force will be still ASFY. So assuming na mag-yield yung bakal. So yun. So step 1 natin, i-verify natin yung location. Verify location of A. Okay, paano natin siya i-verify? So ang gagawin natin, kukunin natin yung required concrete area to balance tong 6 na 32. Okay, so yung AS is pi over 4, okay, so 6 na 32. Okay, so paano natin solve yan? Calculator, so 6, okay, pi over 4, okay, multiplied by 32. So 482.5, so round off na lang natin, 4825.5 mm squared. So, na yung AS. So, ano to? Ano yung required area of concrete to balance this reinforcement na na-stress sa yield strength na Fy? So, invoke natin yung C is equal to T. Doon. So, C is equal to T. So, magiging formula natin, 0.85 F prime C. Instead of AB, gagawin natin siyang area of concrete. And ito naman, AS FY, assuming na mag-yield siya. Okay? So, yung area of concrete na will be AS, which is 4825.5 multiplied by 420 all over yung 0.85 and then ang F prime C is 28. So, yung total required area of concrete to balance this AS to a stress of 420 megapascal is, okay, ito is, store ko na lang yun para mas mabilis. So, recall A, 420, we have 0.85, F prime C na 28. Okay, so ito yung required. Required area of concrete, so 85, hindi ko nakita, 85155.64 85155.64 mm squared. Okay, so verify lang natin, 0.85 F prime C 28 and then ano ba yung A? Okay, i-completuhin nga natin yan. So 4825.5 times 420 multiplied by 0.85 times 28. So, 85,155.88 yun. Ano ba yun? Okay lang yan. Okay? So, ito yung area of concrete. Sa decimal lang naman nagkatalo. So, ito yung required. So, paano natin malalaman yung location ngayon? Ito yung area ng concrete na required. So, una is, i-verify ko. Okay, titignan ko kung ano itong area nito. Yan. Ano ba tong area na to? Ilan ba yung area niyan? So, kung ikukunin ko yung area nito, let's say tawagawin ko siyang area 1. So, it will be 150 times 600. Okay, kasi 150 ito eh. And then, itong total depth niya is, itong total width niya is 600. So, 150 multiplied by 600. Okay, 90,000. Okay, 90,000 mm squared. Compare mo siya sa required na 85. So, mas malaki to. So, ibig sabihin, yung A natin nandito,
nandito na with. So, nandyan yung A natin ngayon. Now, what will happen pag yung etong required area of concrete for compression is greater than 90,000? Ibig sabihin, kulang to. So, dadagdagan siya natin dito. Kaya lang nagkataon na mas malaki na to. So, ibig sabihin, yung A natin is nandito siya na part. Okay? What part of this red region ang area of concrete? So, ito na yung A natin. Okay? Yan yung A. So, paano natin makukuha yan? So, ang gagawin mo, since ito yung A, di ba? So, kumbaga ito na yun. I-redraw ko lang, ha? Yan. So, kumbaga ito yung A, ito yung 600. Okay, yan yung depth of compression block. And then, nandito yung AS. Okay? AS. So, kung kunin natin yung stress diagram niyan, dito yung T, which is AS, FY, and nandito naman yung compression. Okay? Yung compressive force on concrete is 0.85 F prime C multiplied by area ng concrete. So, ito, ang moment arm nito will be D minus A over 2. So, yun. So, ma-verify na natin yung location. Step 2 natin. So, alam na natin na yung, okay, therefore, ang A natin is less than, okay, less than 150. Less than 150 mm. So, step 2 natin, calculate A. Okay, calculate natin yung A. So, paano yun? So, yung A, di ba, ang A natin is, kung ito yung area ng concrete, so, yung A is A times 600 is actually equal to yung area ng concrete. Okay? Meron na tayong area of concrete, which is ito. And then, yung A, masolve natin yung A. So, A will be 85,155.64, so, mm squared to, divided by yung 600. Okay? Diba AB yung ganun natin? Nagkataon lang na wide beam to. So, ang A, mm. So, 85,155.64 okay, divided by 600. 141.93. So, 141.93 mm. So, less than 150 talaga siya. So, yan. So, makukuha na natin ngayon, masusol mo din yung C kasi i-verify natin yung assumption. So, C is 141.93 divided by 0.85. So, idiretso na lang natin to divided by 0.85. So, 166.97 mm. Okay, dito na lang yung step 3 ko. Step 3, dito na lang natin ilagay yung ganun. Mamaya na lang pala yung F3. So, calculate natin yung Fs. Okay? So, yun pa rin naman. Ito, dito pa rin naman yung strain natin, di ba? Okay, ito yung strain. Ito yung C. So, ito pa rin yung 0.003. Ito yung D minus C. So, ito yung ES. So, ES is actually 0.003 D minus C over C pa rin. And then, in terms of stress, Fs is still 600 D minus C over C. Rectangular man or non-rectangular, ito pa rin yung formula ng Fs. Ay, ba't may prime doon? Walang prime dito. Purahin ko na lang muna para di nakakalito. So, F prime S, Fs is 600. Ang D natin, ano ba yung D? So, masolve natin yung D. Ito yon. So, hindi pala natin nasolve kanina. D is 150, 350, 350 plus 375, 725. Okay, 725 mm. Kasi ito eh. So, 150 plus 350, 350 plus 357, 725. So, 725 mm. So, masolve natin 725. Okay, minus C, 166.97
over 166.97, so 600. Okay. Oop, sobra. 725 minus 166.97 over 166.97. Yun. So, 2,000. Oop, di ko nakita. 2,005.25. So, 2,005.25 megapascal. So, nag-yield yung bakal natin. So, kung nag-yield din, okay, so tama yung assumption. So, ang A talaga, therefore, ang total, ang A is 141.93 talaga, mm. And then, ang C is 166.97 mm. And then, ang actual stress is ito. Okay? So, step 3. Calculate. O, pwede na natin i-diretso, di ba? Pwede na natin calculate phi mn. Kasi, alam na natin, ang phi natin is 0.9. Kasi ito greater than 1,000. Okay, MPa. So, kung greater than 1,000 yan, ang phi mo is 0.9. Ayun. So, yun. Pwede na natin mag-calculate yung nominal design moment. So, phi mn is actually phi. We have the compressed cc. We have d minus a over 2. Kasi kukunin natin yung stress diagram, ito lang din naman yun. Okay? Where cc is, ito yung formula. So, phi mn is 0.9. Okay, we have 0.85. F prime c is 28. And then, yung area ng concrete is 85,155.64. Okay? AC na to. Okay? Area ng compressive concrete. And then, 725 minus A, yung 141.93 over 2. And then, don't forget, multiply tayo ng negative 60. So, yung phi mn ngayon is, so, kahit ito ng calculator. Okay? So, 0.9 multiplied by 0.85 times 28 times 85,155.64 multiplied by 725 minus 141.93 over 2. Pwede na tayong mag... Okay, multiply na natin ng negative. Ay, negative yan, negative 6. Sorry. So, 1193 ka muna lang. So, 1193 kilonewton meter. Yeah. Ito na yung design strength natin. So, yan. So, ganyan lang pag non-rectangular beams. Non-rectangular beams. Okay.